Hello, magandang hapon guys. Dito tayo ngayon kasi nagka-problema tayo sa bangka natin. Nabubulok na. Kailangan na ng repair. Iwan ko ba sa binilhan ko nito? Inanon niya paggamit nito. Kawawaw. Parang hindi siguro niya inaahon sa tubig kaya nagkakunto yung pasko natin. Tutulungan tayo ng teacher ko noon pa. Teacher ka? Ayusin natin. Hindi ka mag-ilis kung siya rin. Check ka muna. Ito yung problema natin guys. Nabubulok na itong natin. Kawawa naman yung buro ko. Nabubulok na kaya kailangan nating tapalan ng panibagong kahoy. E ngayon si sir na yung bahala nito kasi siya yung madiskarte. Teacher kasi yan, woodworking teacher namin yan noon sa kaninong ko din yan siya, kaya tinulungan niya ako. Ito, nagka-problema tayo at saka sa pamaong nagka-problema tayo kasi ito na yung dating pamaong nyo. Iwan ko kung anong pangalan nito sa inyo, basta ito sa amin, pamaong. Okay. Sira. Sira-sira. Grabe. Wala na, bulok na bulok na talaga, Dati-rati, dito ito nakakabit. Kawawa dito. Kaso nung natingnan namin, sira na pala. Itura nga tayo. Napakabulok na. Bulok kaya, talaga. Kailangan bulok, nating... Nangyari. Ayusin. Yee! Yan si teacher . Teacher Sakuragi. Sana ba yung cutter natin? Ay, ito na. Ang bangka ni at Steve nagkanda hirap-hirap na kailangan ng ipadoktor. Sa ngayon ay dito ako sa lugar namin dito sa Davao. Binabalak kong punta to sa Surigao mga pitsa 15 siguro sa buwan na to. Kaso isira. Ang delikado tayo nito, pero hindi tayo aabot sa Surigao nito. Kawawa. Asa itong ring hindi? Ayusin natin. Dito tayo nagpapatulong kay sir kasi mas may gamit siya kaysa sa akin. Okay na sana sa iyo. Pero dito sa bandang Puitan. Nako. Kung minsan manari kayo dito na. Yan si magdiding asawa ni Sir Mariano. May lalakar siya. Teacher ko siya dati at ngayon ninong ko pa siya. Kaya dito na ako humingi ng tulong. Siguro pag hindi siguro namin to natingnan parang ilang buwan lang siguro ang magagamit ito. O di kaya malapit tayo sa disgrasya nitong bangka na to. Kasi minsan di ko pa to nagamit. Manalo ng pagkabili ko. Ayusin muna natin bago patakbuhin.
Kaya patingin ko sa inyo yung bagong pamahong na ginawa namin. Ayun, ito ay papalit natin ito. Yung pamahong na nilinisan ko kanina. Para ito yung ipapalit natin sa bulok na yung dati niyang pamahong. Ako pagkakulang siya pa talaga siya narot niya ba? Nang biglang nawala. Katap natin to dito para tanggalin yung bulok. Kasi dati yung gumagamit nito, siguro yung may-ari nito, pag sealed niya sa tubo hindi ganong maayos, kaya pumapasok yung tubig, sinisip-sip ng kasko. Nga ito na ngayon yung nangyari, block na, kailangan nating palitan. Tapos kukuha tayo ng mga panibagong kahoy, ng mga ganitong kahoy. Ito yung ano, kinuna namin ng pamahong. May tira pa doon. Kukuha pa tayo ng panibagong ganito. Red tanggili ito. Napakatibay na kahoy ito. Oh, mas nasa 10 or 9 na taon na to. Ano, kinuha galing sa bukid. Yun ang ipapalit natin diyan. Malambot din kasing kahoy itong ano, ginawang kasko. Kaso napilitan na rin akong bumili nito kasi medyo mura lang ba. Kaso di ko na nasilip na bulok na pala bandang kwitan. Saan naman ito di? Wala yung gamit, yung isang gamit. Okay guys, update na lang tayo sa susunod na ano. Tatapusin muna namin to. Ito yung paligid nila. Ang daming bulaklak. Daming bulaklak. Ito bahay ng ninong ko.
sigado ito dyan, kaya kung pakitang nalingkuran nandiyo. Tuga sa taga, ito yan, sabihin mo. Sigado ito. Ito magpapatunay na talagang matinding pandayan si Ninonggo. Oh, ito siya lahat kung gumagawa nito. Yan, lahat. Itong upuan na nung dati estudyante pa ako, kami gumagawa nito. Ako yung tagaliha. Eh, hanggang ngayon, matibay ito. Walang ano to. Walang pako. Puro kahoy talaga ginagamit nito. May disenyo lang sa router. Ito lahat siya gumagawa nito. Ito pa. Yung center table niya. Ito yung kaya ng TV, kaya gumagawa nito. Yan, mga baluster. So yan, tayong nagdi-design nyo yan, oh. Yan. At napaka gandang mag, ano, gawa si Ninong ko. Ito pa, naka-wood tile to. Wood tile yan lahat. Pati pinto siya gumagawa niyan. At saka ito sa dining table. Ano to? Tugas din to. Napakatibay siguro. Mamatay na lang siguro ako nito. Huwag naman. Nalakas pa tayo. Ito napakagandang silya nito. One. Napakatibay. Tatlong maliliit, yun ang isa. At saka ito yung ano, tupa. Napakatibay nito. At ang bigat. Ang bigat. Talagang napakabigat, oh. Siguro, ang edad ko siguro nito ay nasa 15 years old pa. Edad ko. Estudyante niya ako dati. Sumulong ako sa paggawa nito. E ngayon nasa 41 na ako. Ilang taon na to? Ang tagal na. Dati-rati ang pagbili namin ng ano nito? Board pit. Per board pit kasi yung bili namin sa kahoy. 8 pesos per board pit pa. Iwan ko lang ngayon. Nasa 50 na siguro to ngayon. Ang mahal na. Share ko lang sa inyo yung ano, yung gawa ng ninong ko. Dito tayo magpapatulong. Walang ibang tutulong sa akin. Ayan. Guys, update na lang sa kayo sa mga susunod na pang gagawin namin ito para maayos itong bangka natin. Okay, thank you guys. Please subscribe naman sa mga baguhan dyan. Ito ba, Jim? Oh, hello! Mga kaibigan ko dyan! Anak ni Ninong ko. At dito mo natin tatapusin.